guys, nandito ulit tayo sa aking bodega. Meron ulit tayong ooperahan dito na LED TV. Ito ay 40 inches na Toshiba. Ang kanyang original na mainboard ay ito. Itong ganitong klaseng board, sirain ito eh. Mapa 32, 40, 47. Ang kadalasang sira nito, mag-o-on siya, lalabas yung backlight. Eh, akala tuloy ng technician, ay, may problema yung panel. Tira ng tira ng panel, hindi niya alam sira ang mainboard. Kaya, sa ganitong problema, tuturo po natin kung paano yung step by step na pagkabit ng universal board. Una, aalamin natin kung anong klaseng resolusyon ng TV na ito. Kadalasan kasi pag 40 pataas, ang resolusyon niyan ay 1920x1080. Yung mga 32 pababa ay 1366x768. Yun ang kadalasan. Ngayon, ito, simple lang itong gawin eh. Pero, sa simpleng yun, marami kang matututunan dito kung paano yung pag-convert. Unang-una, aalamin mo kung yung bang board mo ay automatic ba siya. Pagsalpak mo, sakto bang siyang sok sa panel? Meron kasing ganun na automatic. Meron naman na kailangan mo i-program siya sa design ng panel niya. Kung ano siya. Parang ito, nakaprogram ito sa 1080p. 1920x1080. Kaya, uumpisahan natin ngayon. Una, pagganahin muna natin yung kanyang backlight kung gumagana. Pinapitan mo, Miss Camera Woman, para makita nila. Ayun. Yung backlight niya ay 124 volts. May advance to ng 6 eh. 130 volts. Yan. Patayin natin para makita mo. Yan, no? Kitang-kita. Oh. Umagana. Sabihin, good yung backlight niya. Ngayon, titesting naman natin yung kanyang mainboard or yung panel. Buksan muna natin yung panel niya. Buksan natin po. Aalamin natin dito kung yung panel niya ay LG ba ang ginamit or Samsung. Kasi yung ibang technician, kasi kabit lang ng kabit, ay ito, yan nandito yung ano nito, yung supply nito. Kaya kailangan gantong LVDS. Ngayon, para malaman natin na yung panel ba na LG or Samsung, paano malalaman? Daming ano, umiipis pala ito. Itestingin muna natin yung kanyang panel kung buo. Tingnan natin yung original niyang LVDS.
malaki tutukan niya. Makikita nyo itong fuse na ito, yung being niya. Nandiyan dyan po yung supply. Kaya pag tinira, nilagay mo dito, nandiyan dito yung kanyang supply. Ngayon, paano mo malalaman na yung panel na ito ay LG o Samsung? Ganito yan. Kukuha ako ng halimbawa ng mga LVDs. Ito yung mga iba't ibang klase ng LVD o dalawang klase ng LVDs. Ito yung LVDs na tutukan mo nga, Miss Camera Woman. Pansinin niyo siya. Yung supply niya nasa kanan. Ito namang isa, yung supply niya nasa kaliwa. Paano mo malalaman na yung panel ay LG at Samsung? Ganito yan. Pag nakaharap sa iyo yung LVDS, tinandaan ko lang siya pagka yung LG L left. Left siya. Yung Samsung naka-right. Itong LVDS na to ay dual or full HD or 1920x1080. Yan. Ito namang ...1366x768. Mapapansin nyo, lima lang siya, oh. Mono lang yan. Parehong LG to. Hanap tayo ng to something. Ito. Tatandaan nyo lagi na yung pag naka-right ang supply, Samsung yung panel na ginamit. Pag naka-left, LG. Lagi matatanggang tatandaan yung L. Leboy. Leboy. Guwapo. May patalastas pa talaga eh, no? Yan. Sa ganitong pag-aaral, mapapansin nyo, simple lang, di ba? Pero yung iba, hindi alam gamitin yun. Simple lang yan. Ngayon, itong main board, itong panel natin, nalaman natin, LG. Kuha tayo ng pang LG. Yan. Nasa left, no? Nasa left yung supply, nasa left din yung fuse. Yan. Ngayon, sa pagkakabit nito, hindi basta-basta ito na kabit ka ng kabit. Kasi may panel, tatlong klase voltahe yan. Una, meron 3.3 volts gamit yun sa mga laptop, mga iPad. Yung mga 5 volts gamit naman yun sa monitor. Kadalasan 5 volts. Pero meron akong ginawang Samsung na 50 inches. Ang tiko na ginamit eh, 5 volts lang eh. Kaya iingat po tayo na hindi ko mumalaki yung screen eh, 12 volts lagi. Meron ding naiiba. Ito sa ganitong klase, 12 volts ito. Ngayon makikita nyo dito, paitutukan nga ito. Itong selector niya sa boltahe. Pag nag-select ka dito, ito yung sa may 3.3 volts. Pag dito ka naman nag-select, ito yung 5 volts sa mga pang monitor. Pag dito ka naman nag-select, ito yung 12 volts. Sa 12 volts tayo lalagay. Titignan natin yung panel natin kung buo.
Yan. Sa pagkakabitin nito, ang supply niyan laging may araw. Nakikita niyo yung araw na yun? May araw siya. Doon mo siya itatapat. Yan. Konting pagkakamali lang, isang butas lang ang hindi matapat. Naku, kakanta ka na po ng Napakasakit, Kuya Eddie. Kaya lagi po tayong mag-iingat, mga kasamang tek. Kabitan natin. Sabihin. Supplyan muna natin itong kanyang backlight. Huwag muna natin pagganahin yung power supply. Ang papagana lang natin yung backlight niya at saka yung panel. Sa pamamagitan ng backlight tester at ng 12 volts supply ng mainboard. Para lang makita natin kung ang panel niya ba ay buo. Ito. Alinis na ito. Libing walang panahon. Lagi na lang nagsiservice. Asa na lang. Supplyan natin yung manyang light. Ayan. Lay na. Saka natin yung isaksak itong mabitawang ko. Hirap ng walang katulog. Natin isaksak itong kanyang wellbox. Tama ba? Double check. Ayun, meron na siya. Pakitingin mo nga. Si camera woman. Napansin nyo, ibig sabihin buo yung kanyang panel. Kaya lang, solarize at baligtad yung image. Madali na lang yan, mamaya antayin nyo, panoorin nyo kung paano gawin. Umpisa na natin ang ating paggawa. Pagganahin na natin yung kanyang power supply para doon na tayo kukuha ng voltahe. Shout out nga pala kay Renante de la Cruz ng Artec powered by Brotec. Isang kaibigan, isang mabait na technician, nakasama ko na siya. At saka si
Mike, nakalimutan ko yung pangalan niya. Mike Lopez. Ang kanyang shop naman ay Michaeltronics. Taga Bulacan din po siya. Saka si Kamisola. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Laging nag-aabang ng aking video. Arnold Kamisola pala. Salamat sa'yo. Support mo na lagi mong inaabangan ng aking video. Git sa lahat, si Patrick Bodoso. Good luck sa'yo. Sana'y malampasan mo yung problema ang pinagdadaanan sa ngayon. Dalawin mo naman ako minsan dito. Matagal na akong di naglalaro ng chess. Kinakalawang na ako eh. Masyado ka ng busy sa pagsiservice eh. Para kang si Leboy. Ito na po. Paano natin palalabasin yung 12 volts niya? Kung mapapansin nyo, ayan, kita ba? Mapapansin nyo, yung number 1 niya ay supply ng o ground. Yung number 2 ay 13 volts. Number 3, 13 volts. Number 4, 12 volts supply ng tikon. Number 5, ground. Yung 6 and 7, 5. 8, ground. Yung 9, power on. Yung 11, AC detect. 10, 8. Yung 11 pala ay ground. Yung 10, AC detect. Yung 12 niya, yung backlight on, yung dim, o yung PWM, number 13. Ngayon, para mapalabas natin yung kanyang supply, yung 5 volts na 6 and 7, saka yung power on, or power TV on, number 9. Pag-shortin natin yun. Para lang makita nyo, i-demo natin sa inyo. Sa mga gustong matutong mag-convert ng universal board. Sabi natin ang tester na marami ng kinita. Itong tester na ito, napakaganda po nito. Accurate. Bili po kayo nito, mura lang po to sa Lazada. May ilaw pa yan, oh. Di ba? Ang cute lang siya, maliit. Parang nasa kamay mo lang nga, ayo. Testingin natin yung kanyang supply. Saksak natin. Pag sinasabi ko saksak natin, aalala ko si Bobby Henson, eh. Kasi pag sinabi kong saksak natin, kausap ko kayong lahat. Ganun yun. Sige, magsukat tayo ng boltahe. Meron siyang 5 volts, di ba? Pero yung 12 niya, wala o. Saka yung 13 volts. Yan ang kailangan makuha natin kasi ito 12 volts ito. Ibalin na yung supply ng tikon, wala. Kasi ito, direkta na rito yun eh. Paano natin palalabasin? Itong 5 volts na ito, yan, at saka yung power TV, pagsushortin na lang natin para mapalabas natin yung 12 volts. Yan ha, wala yung 12 volts, saka yung 13 volts. Patayin muna natin. Magkamali ako.
Labo na mata ko. Para kung mag-iba na lang ng trabaho. Parang namimiss ko lagi electronics eh. Isang araw lang hindi mag-service para akong magkakasakto. Namimiss ko to na, namimiss ko si ano? Oli Reyes Recio. Ano ba ang ginagawa mo ngayon? Sana matuloy na ang ating nag-uusapang negosyo. Dali-daliin mo. Oli Reyes Recio eh, masarap kasama yan eh. Lagi kang tatawa pagkasama mo yan. Parang si Brad Mario de Guzman. Laging nakatawa. Alam niyo bang yung tawa, pagtawa? Eh, gamot po yun eh. Gamot yun sa puso. Kaya kayo, huwag kayong sisibangot. Lalong-lalo na ang mga technician. Technician kasi, sinasabi nila, bakit daw yung mga technician napapanot? Kasi yung mga technician na nahihirapan sa kanilang paggawa, ganun ng ganun. Siyempre, gagaganun. Nalalagas yung buhok. Tingnan nyo ako kapal-kapal kasi hindi ako gumaganun. Mayroon pang patalastas eh, no? So, tingnan natin kung lalabas yung kanyang 12 volts. Maigi ha, kung lalabas ha. Pinag-short natin yung 5 volts niya at saka yung power on TV. Ayun, may 12 volts na siya, oh. Ayun, may 13 volts na siya. Ngayon, kukunin na lang natin yung 13 volts kasi yung 12 volts niya, mahina lang yung pirahin ito, eh. Baka hindi kayanin patagbuhin yung mainboard natin. Doon tayo sa may 13 volts kukuha. Ngayon, yung backlight on, hindi ko muna siya ginalaw. Kasi, dito naman magsuswitch yan eh. Pansinin po ninyo ito. Kita mo ba? Yung kanyang 12 volts, dalawa. Tapos, enable. Ibig sabihin yung enable, backlight on yun eh. Saka yung dim, saka yung ground. Ngayon, gumawa na ako ng resume na... sakit. Sakit natin. Ika'y aalayan ang mga awitin sa salamat namin ay hindi. Pagkailan na may aking pupuin, ikaw Panginoon aming sasambahin. Hanggang sa langit na ninyo aming sasambitin lagi. At magpapailan sa aral ng lugar, ilingkod sa'yo ng may wala. Yan. Tingnan natin ang ating operasyon kung nagtagumpay. Thank you.
lagyan natin ng IR. Itong kadalasan na mga main board ng 3-in-1, universal board, mga ganyan. Kadalasan yan, same lagi yung kanyang IR. Yung LED niya, saka yung ground. Nagkakatalo lang sila sa channel, menu, volume, input. Kaya okay lang yan kahit salpak mo kagad yan eh. Hindi yan basta-basta masisira. Hanggang sa langit ngalan mo. Ano siya? Pag magkakabit kayo nito, lagi niyong ito double check. Tingnan niyo kung baka mamaya yung pagkabit niyo ground siya, naka-ground. Tingnan natin. Kung grounding ba siya. Yung dulo-dulo nito ay supply. Nako. Takpan muna natin ito. Delikado. Baka sumabit tayo sa panel. So. Kailangan lagi tayong safety first. Para hindi tayo lumuha. Lagi at magpakailan man ang pagpuri. Pinipilip na isa. Hirap kami. Ang mahirap lang dito sa pagkabit nito, yung i-install mo siya. Magbubutas ka pa kasi. Okay. Nabago na yung ano eh, port. Tapos yung pagkabit ng IR, kailangan hanapin mo maigi ito eh. Yung IR niya rito at saka yung ilaw niya na green and red. Yun, mahirap yun. Kakapain mo yun. Pagka hindi mo makapayon, eh, hindi mo mapapagana yung remote. Tingnan natin yung ating kabuuan ng pag-repair. Ay, tingnan muna natin baka short. May short eh. Itong dulo na ito, ground lagi yan. Ito sa unahan, laging supply yan. Tingnan mo kung short. Hindi, di ba? Hindi siya short. Ah, hindi siya short. Ground. Okay, subukan na natin kung magtatagumpay ba. Milaw. Matay. Pero wala siyang backlight. Yun yung sinasabi ko na backlight on at saka yung PWM. Ang gagawin natin, pagsishorty na lang natin yung backlight on at saka yung dim or PWM. Para siya umilaw. Tingnan nga natin. Manual lang natin. Uy. Tingnan natin, Mikey, kung iilaw siya.
ito yung backlight on yung nasa may pangatlo, yung pang-apat yung dim. Pansin niyo kung iilaw ah. Ayun, may ilaw siya. Nakita mo ba, camera woman? Pag tinanggal ko yan, mamatay. Kailangan na natin siyang pag-shorten para pag on ng remote, sabay na yung backlight. Ganyan po ang pag-repair ng conversion ng Uniboard. Step by step lagi. Laging step by step. Hinangin natin. Tingnan natin kung IR. Ayan. Ayun. Namatay na, no? May ilaw na. Tingnan natin yung kanyang video. Ayun, solarize siya. Papatayin natin siya kung mamamatay din yung kanyang backlight. Maigi ha, tutukan mo maigi ito ha. Itong sensor. Ayun, namatay niya. Sabihin, good yung paggawa natin ng connection niya. Yun ko uli. Ayun. Swabing-swabe. Ayun. Ngayon, solarize siya. Pansin niyo, solarize, di ba? Madali lang yan. Palalabisin natin yung kanyang service mode. Ang kadalasang service mode nito, menu 1147. Subukan natin. Baligtad siya, no? Dapat ito yung ilalim. Tutukan natin kung magkakaroon. Pipindutin ko yung menu, ha? Menu 1147. Walang response. Subukan natin yung isa. Menu 2580. Walang response, ha? Mali. Ulit. Menu 2580. Yun. Kung mo-solarize siya, pupunta tayo sa may special set dito. Hahanapin mo yung panel control dito. Panel control. Ayan. Hahanapin muna natin yung panel swap para magwala yung kanyang polarize. OLBTS. Yun. Napansin nyo, normal na siya. Normal na, oh. Wala na siyang solarize. Ang problema mo na lang baligtad. Madali lang yan. Pumunta ka sa may mirror. Yan. Yan. I-on mo lang siya, babaligtad na yan. Ayun, bumaligtad na. Diba? Normal na, oh. Pasukan natin ng USB. Kaya kayong basahin. Kuha tayo ng speaker.
parang hindi binasa. Pakihawak mo. Hawak mo dito. Lagip na. Ayan. Hindi binasa yung USB. Bakit kaya? Kuha tayo ng ibang device. Ibang. Pakilalayan mo. Hindi binasa eh. Hindi lang nakasuktok. Pindutin mo kaya? Hindi. Ano device yung halaga? Dapat lalagay sa USB. Ayun, yun. Binasa. Hindi niya kaya yung 3.0. 3.0 kasi ito eh. Ang kulit mo naman. Yung tayo sa video. Patugtugin natin ang ating drum cover. Ito kaya babasahin kaya ito. Unsupported. Ayan po ang paggawa ng condensation. Simple lang. Pero yung simple yun, nakala mo simple lang talaga. Pero pag nagkamali kang, kasabihin mo mahirap. Pero pagka ikaw ay mayroong inspirasyon, kahit mahirap pa yan, kaya mong gawin. Kilala niyo ba kung sino ang inspirasyon ko? Walang iba kung hindi si Bill. Bill ng Mirato, Bill ng tubig, Bill ng bahay, Bill ng credit card. Ano ba namang klaseng bill yan? Ang dami-dami. Natandaan nyo mga kasamang tech, ang ating trabaho ay napakahirap. Nalulungkot nga ako sa isang technician, nakabasag siya ng panel. Kaya mahirap ang ating trabaho kasi yung trabaho natin problema eh. Bakit problema? Eh sirain TV, gagawin mo, problema yun. Diba? Kaya yung professional natin, alagaan natin. Huwag nating pabayaang bumagsak yung industriya ng repair. Magtulong-tulong sana tayo mga technician. Paano natin mapalakas ang ating industriya sa pag-repair. Yung iba kasi natuto lang ng konti. Yun, bumanat na. Kala nila ganun lang kadali. Hindi nila iniisip na mahirap magka-problema. Sana may natutunan na naman kayo sa aking video na ito. Hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe lang po kayo sa aking channel. Like nyo po. Mag-comment po kayo kung ano yung gusto nyo katanungan. At pag mayroon akong time, sasagutin ko po. Sana po'y huwag kayong magsasawang sumubaybay sa aking mga videos na ina-upload. Salamat sa inyong mga suporta. Darating ang araw, matututunan nyo rin yung mga ina-upload ko sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all po.